Saving the right way. Have you always working hard but still you cannot save anything? Mapapasabi ka na lang na, where did my money go? Naitanong mo na ba ito sa sarili mo? Because you have been using the wrong formula for savings. Hello everyone, I'm Jeremy Tarantino, financial educator of ING. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi ka updated. Ito yung saving the wrong way. Income minus expenses equals savings. Don't save what is left after spending. Spend what is left after savings. Ika nga ni Warren Buffett, ang isa sa pinakamayaman sa buong mundo. In other words, you pay yourself first. The correct formula should be income minus savings equals expenses. Kailangan bago ka mag-spend, you should have to save first. At mas may better formula pa, ito ay ang income minus tithes minus savings equals expenses. What is tithe? Ito yung pera na binibigay mo sa church o isang organization na makakatulong sa ibang tao. Makakatulong pa sa spiritual growth mo. At ito ay 10% ng iyong sahod. At pwede mo rin itong i-adjust depende sa gusto mo at sa kapasidad mo. Una, pay yourself first. 20% ng iyong sahod ay i-set aside mo na para sa future mo. Kung kaya pa nga, mas mag-save more than 20%. I-treat mo ito as your bill na kailangan mong bayaran at unahin mong bayaran. Ito ang iyong family finances future bill. Is it important to prioritize your family financial well-being than anything else? Small savings, big money. Ang paggastos ay isang habit, ganun din sa savings. Paano kaya kung nagkaroon ka ng small changes sa paggastos? Magsimula sa maliit tulad ng pag-iipon ng 10 pesos a day, that's 300 in a month. At ang 300 savings can become 447,107 in 30 years, 8% interest annually. Same with 20 a day, 600 pesos a month, and it will become 894,214 in 30 years at 8% interest annually. Ang pinakang way para magawa mo ito ay ang pag-reduce ng expenses. Delay your gratification. Kaya mo ba mag-sacrifice ng maliit na bagay? Sa mga luho tulad ng personal luxury, mga pagkaing mahal, damit at kung ano-ano pa. Dahil you will reap greater rewards and benefits in the future. Number 2, time. Naniniwala ka bang time is money? Dahil the sooner you save, the better for your future. Procrastination is the enemy of savings. Kapag ang tao ay bata pa, dinidili nila ang pag-iipon dahil iniisip nila na marami pa silang time para dito. Kaya lagi nilang sinasabi, next time na lang o di kaya saka na lang. Maraming binibili na kung ano-ano tulad ng bahay, kotse, pero time will come na mawawala ka ng time para makapag-save dahil mas na-prioritize mo ang mga bagay na ito. Hindi naman sama ang mag-asam ng mga ganito, pero kung hindi mo ito sasabayan ng pag-ipon, tatanda ka na lang at baka masabi mo na it's too late na sa'yo para mag-ipon. Don't wait, start to save as soon as you can. Pangatlo, discipline. You must have the discipline to save consistently and regularly. Isa rin sa epektibong pag-ipon ay pagkakaroon ng disiplina dahil dito ang pagbabawas sa'yo kung ano ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Maging consistent sa pag-iipon, hindi lang sa umpisa. Marami sa atin nag-iipon sa umpisa, excited, pero kapag kinailangan na ng pera, titigil na. O di kaya tatama rin na mag-ipon. Number 4, label your savings. Masasabi ko na ito ang pinaka-epektibong way sa pag-iipon. Label your savings, ibig sabihin para saan ka at kung bakit ka nagsisave. Kapag alam mo kung bakit ka nag-iipon, masisipagin kang ipagpatuloy ito dahil alam mo na may magandang papupuntahan ang iyong pag-iipon. At kung ito ba ay para sa pagbili ng mga bagay tulad ng sapatos, pagbili ng kotse o bahay, at higit sa lahat para sa future savings mo. Kahit sa anong naisip mo, maging specific. Ang parang ito ay makakatulong para maging positibo at sa matupad mo ito at makakaipon ka. Hindi madali ang pag-iipon sa totoo lang dahil kinakailangan mo rin talaga maglaan ng oras at panahon dito. Hindi kasi ito madaling makuha sa isang hiling mo lang at matutupad na. Kailangan mo rin ng tiyaga, pasensya dahil ito ay pangmatagalan.
naman. Sa mga paraan na ito, ay tiyak na makakatulong ito sa pag-iipon, maging masipag at matiyaga lang, at makakamit mo rin ang inaasam mo, dahil naniniwala ako na walang imposible sa taong may pangarap. Kung gusto mo pang matuto, pwede kang pumunta sa bit.ly/coachgem30m para maka-access ka ng pre-webinar namin. Meron kaming pre-ebook na pwedeng mag-guide sa'yo tungkol sa pag-iipon. Thank you for watching, guys. Please subscribe and support my vlog. Bye!